Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-Daylight. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ay samahan tayo ng Panginoon sa ating pag-aaral ng kanyang mayamang salita ngayon. At magkaroon tayo ng bagong kalakasan, bagong kasiglahan, bagong pag-asa na humarap sa bagong umaga na laan niya sa kanyang mga anak. Samahan niyo kami sa pakikinig ng salita ng Diyos dito sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing umaga, 8 a.m. sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live sa Light TV Gads Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radyo Calabarzon. Ako po si Pastora Kit De Guzman ng Jedidiah Church. Isang pinagpalang araw, mga minamahal ng Diyos, kay Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang tunay na nagmahal sa atin, nagpatawad at tumubos sa ating mga kasalanan. Purihin ang Diyos sa kanyang kabutihan sa ating buhay, sa kanyang katapatan, sapagkat naririto pa tayo despite ng lahat ng inyong pinagdadaanan, ng ating pinagdadaanan sa kapanahunan na ito, sa huling panahon na ito, nananatili tayong matatag, nakatayo at nagpapatuloy sa ating pananampalataya at sa misyon na ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya, purihin po ang Diyos sa inyong buhay, purihin ang Diyos sa pagkakataon na ito at sa lahat ng pagkakataon na tayo ay malaya pa na nakapagpapahayag ng kanyang salita, malayang nakapag-aaral ng kanyang salita, malayang nakakapanalangin at malaya ang bawat isa na nagkikita-kita, no? Nagkakaroon ng fellowship, nagpapalakasan at nagdadalangin na. Ang mensahe natin, the good Shepherd, ang mabuting pastol. Sino nga ba yan? No? Sino nga ba ang mabuting pastol? Siyempre, walang iba kundi ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Yesus, na pinatunayan niya na siya ay mabuti at hindi lang mabuti, siya ay nagpapastol sa atin, mabuting pastol, nangangalaga, no? He cares for us. He cares for us. So, pwede nating ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating suliranin, ang lahat ng ating alalahanin sa buhay, ang lahat ng kulang sa atin, because He cares for us. Siya yung ating good shepherd. Na ibig sabihin, kapag napapagod tayo, pupunta lang tayo dun sa inihanda niya para sa ating lahat, sa isang maganda, mayaman, payapa, sariwa na pastulan kung saan ready lahat. Ready tayong kumain, ready ang pastulan na ito para bigyan tayo ng nutrition, no? I-sustain tayo sa buhay natin habang narito tayo sa mundong ito. And that's how good our God is. Ang teksto po natin ay mula sa John 10:11-21. At unti-unti po natin itong pag-aaralan ang mga verses na ito. Sa mga unang verse, mababasa po natin dito ang sinabi ng Panginoong Yesus. Sabi niya, I am the good shepherd, di ba? Ito yung pang-apat na I am ng Panginoon sa Gospel of John. Sa kanyang salita na ito bilang mabuti at tunay na pastol, ibig sabihin, pagka may mabuti, may tunay, anong sabihin? May huwad. Merong peke, may hindi totoo. May bulaan, no? Nung panahon na yon, tinawag nga sila ng Panginoon na tulisan, mga magnanakaw, who doesn't care for the flock but only cares about themselves. No? This thief, yung hindi totoong shepherd, ay ang gusto lamang ay magnakaw, no? Manamantala, at pabayaan, sirain, wasakin ang kawan ng Panginoon. At
Sa uling panahon na ito, marami pong mga bulaang pastol ang maglalabasan upang linlangin ang kawan, ang tupa ng Panginoon. Kaya tayo po bilang mga tupa, dapat lagi po tayong maging matalino, mag-operate yung spirit natin na discernment. Marunong tayong mag-discern ng mga true teaching, mga false teaching. Maging malalim po tayo sa ating relasyon sa Diyos at magkaroon din po tayo ng karunungan na mula sa Kanyang salita. Sabi po ng unang verse, John 10, 11, and 12, sabi ni Lord Jesus, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol, at hindi kanya ang mga ito. Kaya sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Parang bahala kayo dyan. Maayos magkakasama, pero kapag mayroon ng danger, iniiwanan na niya ang kanyang tupa. Sabi po sa Ingles, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. But a hireling who is not the shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep, flees, and the wolf catches the sheep and scatters them. Ang ating Panginoong Yesus lamang, siya lamang ang mabuting pastol na pwede nating ipagkatiwala. Ang lahat sa Kanya, siya lang yung pwede nating sundan na hindi tayo maliligaw at hindi tayo mapapahamak sa landas na tatahakin natin. Hindi siya gaya ng upahan lamang. No, ang Panginoon ay hindi nang iiwan, hindi nagpapabaya sa atin, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Kaya manatili po tayo sa kawan ng Panginoon at huwag na huwag tayong lalabas mula dito para hindi po tayo manakaw ng tulisan, malapa ng asong gubat at malinlang ng magnanakaw. Ang salitang good sa good shepherd, ang ibig sabihin po niyan ay intrinsically good. Wow, hindi lang pala simpleng good. It is intrinsically good. It is beautiful. Fair. Napakagandang salita na kung saan kung lalaliman natin ang ating pagkaunawa, maa-appreciate natin kung gaano tayo kahalaga sa ating Panginoon. Ito'y nagpapakita no, na ganito yung tunay na halimbawa ng isang pastol na dapat sinusundan, na dapat ginagaya. Isang modelo na dapat sundan ng lahat ang pagiging mabuti o good. O ang goodness ng ating Panginoon. Nature kasi niya yan. God is good. Siya ay mabuti. At walang makakapagpabago niyan. Hindi ang kahinaan ko, hindi ang kasalanan mo. Nothing can change the goodness of God. Meron pong mga naitala sa Biblia ng mga pastol o shepherds. Kasi nga, yun yung mga profession nila. Sino-sino po ba yan? Si Abel, Moses, David, di ba? Yan ang kanilang mga profession that time. At hanggang sa panahon po ngayon, sa bayan ng Israel, mayroon mga shepherds, may mga nagpapastol pa rin. At talagang makikita po natin na yung mga tupa, kilala nila yung pastol nila. Alam nila yung boses, no? At ganoon din naman, bilang pastol, alam ng pastol, ano ba ang kailangan ng kanyang inaalaga ang tupa. Ang mga Jewish shepherds po ay hindi inaalagaan ng tupa para katayin. Kinakatay lamang nila yan pagkailangan nila ng offering o sacrifice. Ang mga tupa ay kanilang inaalagaan para sa kanilang wool, sa kanilang milk, at syempre yung lamb or the lamb offering. At narito po ang apat na ministeryong ginampanan ng Panginoon no, bilang ating good shepherd. Una, bilang good shepherd, He dies for the sheep. Siya po ay nag-alay ng buhay para sa tupa. Siya po ay hindi pinatay. Siya ay kusang loob na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating katubusan. Siya ay namatay para sa lahat. Pero hindi automatic ligtas ang lahat. Tayo po ay dapat maniwala ang tumanggap sa kanya upang ikaw ay maligtas at maging anak ng Diyos. Langang maniwala ang tao, tumanggap ang tao, kilalanin si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sabi nga po, Jesus Christ is sufficient for the salvation of the world.
but it is efficient only for those who will believe. Si Jesus ay namatay para sa lahat, ang kaligtasan ay available sa kahit sino, pero ito ay makakamit lamang ng mga taong tatanggap sa Kanya at maniniwala. Si Jesus ay hindi gaya ng isang upahan lamang na bantay, dahil ang mga inuupahan kasi, eh ginagawa lang yun, nagbabantay lang sila dahil may bayad, dahil binabayaran sila. Kaya nga ako, kapag may panganib, ang inuupahan lang, takbo palayo, iiwanan ang pupa, hindi ipagtatanggol. Pero ang good shepherd, ang tunay na pastol, mananatili, aalagaan at ipagtatanggol ang kanyang tupa. Bilang modelo natin si Lord, ang sarap pa rin na kahit wala tayong bayad, hindi tayo binabayaran, no? Bilang mga pastol, ginagawa natin ang gawain ng Panginoon. Hindi tayo naghahanap ng kapalit dahil alam naman natin na kapag ang Diyos ang ating pinaglungkuran, hindi siya magpapabayad. Sa araw, dadating yung pag-aani. Bawat itinanim natin, aani din po tayo. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng tupa? Siyempre, ang bumili. Ang Panginoong Yesus ang nagmamay-ari sapagkat pinili niya tayo ng kanyang sariling buhay. Siya ay namatay para sa atin at patuloy na nag-aalaga sa atin na kanyang mga tupa. Pangalawa, bilang Good Shepherd, Jesus knows the sheep. Kilala niya kung sino ang kanyang tupa. John 10:14-15. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, kaya hindi naman kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila at iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. I am the good shepherd and I know my sheep and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father. I lay down my life for the sheep. Ang pagkilala sa atin ng Panginoon po ay higit pa, no, sa isip, higit pa sa intellectual na pagkakilala lamang. Ito ay nagpapakita na mas malalim na relasyon ng tupa at ng kanyang pastol. Alam na alam ni Lord ang pangalan ng bawat tupa. Gaya ni Simon, binigyan pa nga ng bagong pangalan ni Lord yan, eh, ginawa niyang Pedro. Si Zaccheo, tinawag niya, Zaccheo, bumaba ka dyan, tinawag niya sa pangalan. We are not just a face in the crowd, no? Kilala niya tayo. At isang kalakasan, isang encouragement sa ating lahat ito, no? Hindi lang tayo nag-exist. Tayo po ay kilala ng Panginoon sa mismong pangalan natin. Kahit dito, hindi ka kilala, famous ka naman sa heaven, and that is the reality. Yan ang dapat na ina-attain ng lahat, ang makilalang pangalan natin sa aklat ng buhay. Bilang mga tupa, iba-iba din po ang ating pangangailangan. Siyempre, iba din yung ating mga karakter. At may mga kanya-kanya din tayong mga kahinaan na inaalagaan ng Panginoon. Pero lahat yan, alam ng Panginoon, kilala niya tayo at sa kabila ng ating mga kahinaan, patuloy niya pa rin tayong inaalagaan, patuloy niya pa rin tayong minamahal, patuloy niya pa rin tayong inaaruga. Kilala ka ng Panginoon, alam niya ang iyong pangalan bilang ng ating mga buhok. Alam din niya ang ating pinagdadaanan. Ang tanong, kilala mo ba siya? Yan ang hamon ng Diyos sa iyo ngayon. Kaya huwag mong papayag sa araw na to na hindi mo siya kilalanin sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas. At bilang mga tupa naman sa kanyang kawan, marapat naman din. Mas palalimin natin ang ating pagkakilala sa kanya, sa ating pastol. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, nariyan po ang Biblia, nariyan ang mga ganitong pag-aaral, no? Kilalanin natin siya sa pamamagitan ng Word of God para hindi po tayo naliligaw at hindi tayo mawawala sa path na inilaan niya para sa atin. Pangatlo, He brings other sheep into the flock. Dahil ang original flock ay ang Israel. Pero may isa pang flock. Ito ang mga Gentiles. Tayo po yun. Napakabuti ng Diyos, no? Na tayo ay inari niyang ganap.
isinama niya sa kanyang kawan. Kaya tayo po ngayon ay nagpapahayag ng kanyang kabutihan, ng mabuting balita ng kaligtasan upang ang mga naliligaw ay maisama natin sa kawan ng Panginoon. 1:10-16. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Kaya purihin po ang Panginoon, kabilang tayo sa kanyang kawan. At nawa, magpagamit din tayo sa kanya upang maanyayahan din ang mga naliligaw na maisama sa kawan niya, maalagaan at magkaroon ng tunay na kaligtasan mula sa mga asong gubat, mula sa mga manlilinlang, mula sa magnanakaw, mula sa tulisan, mula sa kapahamakan, mula sa kawalan ng direksyon sa buhay, mula sa kahirapan. Pang-apat at panghuli, he takes up his life again. Ito po ay ang kanyang muling pagkabuhay. Siya ay namatay para sa atin, siya ay muling nabuhay at ngayon ay nakaupo sa kanan ng Ama. 1:10-17-18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Therefore, my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my Father. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ang nagpapatunay na siya ay may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ang sinumang sasampalataya sa kanya ay hindi na mamamatay, bagkus ay magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang Good Shepherd, ang mabuting pastol, ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kilala niya tayo, alam niya ang ating mga pangangailangan, at siya ay nagpoprotekta, nag-aalaga, at nagpo-provide ng ating mga pangangailangan sa berde at mayamang pastulan. Manalangin po tayo. Panginoong Yesus, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat natagpuan mo kami, aming mabuting pastol. At bilang mga tupa ng iyong kawan, dalangin namin, Panginoon, na patuloy naming i-enjoy ang iyong presensya, i-enjoy ang iyong blessing sa amin, i-enjoy ang iyong pag-iingat at pag-aalaga sa amin. Ganon din, dalangin din namin ang mga wala pa sa kawan mo, Panginoon, na sila din ay hanapin ka. Marinig ang iyong tinig, Panginoon, at tumugon sa tawag ng kaligtasan. Dalangin ko, Panginoon, na bilang aming mabuting pastol, ikaw nga ay aming maranasan sa bawat bahagi, sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon ng aming buhay. Salamat sa iyong pag-ibig, pagmamahal at pagliligtas. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ako po si Pastor Kit De Guzman. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw,
patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay mula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita laging pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Oh, dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon, simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotions.